Hello, 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 hello. Good morning, good morning, good morning, good morning, Sampiak. May papakita ko sa inyong video. Ito ay about ni Congressman Arnie Tevez. Kung natatandaan nyo pa yung kaso sa anak niya kay Bintolfo. Pero ito, iba naman yung nasangkutan ni Congressman Arnie Tevez. Ito ay about sa pagpaslang kay former Governor Ruel Digamo. At ito yung kanyang statement. Panoorin natin, mga kaibigan. Magandang umaga sa lahat ng aking mga palangga, sa ating mga kababayan, at sa lahat ng mga Marites at mga Epal dyan. Pagpasensyahan nyo na medyo natagalan itong matagal nyo nang hinihintay. Alam ko ang daming gusto humingi ng reaksyon ko tungkol sa pangyayari sa aming probinsya sa Negros Oriental. Na-delay lang ito ng konti dahil nasa abroad din ako, dahil overdue na ang aking pagpapagamot ng amin pagpapalagay na aking stem cell. Ang doktor ko ay hindi bumalik, so kailangan ko siyang puntahan. Awa ng Diyos, tapos na naman po. Kailangan rin natin ang ating health dahil health is wealth. Alam nyo ba, ito ang matagal ko nang kinakatakot na mangyari. Bakit? Expected ko na ako na naman ang pagbibintangan. Baka wala pang nagsalita openly, but uulitin ko sa inyo, katulad ng masinabi ko dati, marami din akong sources of intel. Ngayon, napag-alaman ko na merong ibang mga tao dyan na gusto akong idiin. Ang iba nito siguro gusto lang umepal, gusto magpasikat para sa sarili nilang kapakanan. Wala po akong pinapatamaan, pero alam nyo kung sino kayo. Again, hindi ko kinakalaban ang ating gobyerno. Sino ba naman si Arnie para lumaban sa gobyerno? Ako ay ordinaryong tao lamang. Nakakatakot ang mga ganitong pangyayari. Bago pa yon, ito muna. Napag-alaman ko kasi sa aking intel na gusto talaga ako idiin ng isa dyan. Nagkamali siya ng salita dahil hindi niya alam na marami akong kakilala. Alam mo kung sino ka. Huwag nyo naman sana akong gawin na isang instrumento para sa inyong pagsikat. Ang ganitong pangyayari ay hindi kanais-nais at hindi maganda para sa progreso ng aking distrito at ng aming probinsya. Isa pa, kung may balak man ako o may kakayahan na gawin ito, tandaan nyo, kung may balak man ako o may kakayahan na gawin ito, di sana ginawa ko na to bago pa mag-eleksyon. Anong motibo kung ngayon gagawin? Di ba? Hindi rin magiging benepisyaryo ako at ang kapatid ko. Dahil kung mawala ang gobernador, ang uupo naman ang vice-governor. Hindi naman ang kapatid ko na talagang nanalo ng eleksyon, pero hindi ko alam anong magic na nangyari na pinababa sa pwesto ang aking kapatid.
Again, sa lahat ng krimen, ang unang hinahanap ng investigador at pulisya ay motibo. Kung sino yung pinaka may balak at magkakaroon ng benepisyo sa pangyayari. Sa totoo lang, wala kaming makukuhang benepisyo dito sa pangyayaring ito. Nakakatakot ang ganitong mga pangyayari. Kaya ako nananawagan sa ating magaling at mabait na presidente, Sir Mr. President BBM. Umaapila ako, pakisabihan yung tao nyo na ipabalik na ang aking lisensya ng mga baril para naman sa aking proteksyon at proteksyon ng aking pamilya. There was a time na kasabay nung tinanggalan ako ng lisensya ng baril, tinanggalan pa ako ng bodyguard. Kailan lang nalaman ko na naman na may order na naman na mag-search warrant sa lahat ng may unlicensed firearms. Pagbalik ko, agad-agad isusurrender ko na ang aking mga baril. Partial lang yung unang na-surrender. Dahil nung nangyari yon, wala ako sa probinsya. At hindi mabigay nung aking inutusan ang iba ko pang mga baril. Isusurrender ko po lahat yon ayon sa batas dahil walang taong above the law. Nung sinurrender ko nga yung una kong mga baril, sa totoo lang, wala pang sulat galing sa FEO na kailangan ko ng isurrender. Walang due process. Ngayon, hindi ko pa nga alam kung ano yung tamang proseso. Kailangan ko ba kumuha ng permit to transport? Dahil baka hulihin ako sa daan habang papunta sa pag-surrender ng aking mga baril sa nearest police station as required by law. Ngayon, mapunta tayo sa video. Nakita nyo na siguro ang video nung pangyayari. Nakita natin kung gaano kagaling at kaprofesyonal ang gumawa nung krimen. Meron lang nakakapagtaka dun sa video. Bakit nakapasok or pinapasok ng ganun lamang yung mga tao na sa aking sariling pag-aanalisa ay parang magkakilala sila nung nasa gate. At hindi lang yun, siyempre, kakilala, siguro nakapasok ng wala man lang kahit konting resistance. Alam ko naman na marami din gwardiya yung ating yung yumaong na gobernador. In fact, dati tinanong ko yun kung bakit sobrang dami ang kanyang gwardiya samantalang ang allowed sa amin ay dalawa lang. Ang allowed sa isang politiko ay dalawa lang na gwardiya galing sa gobyerno. Puwera lang sa ating presidente. Mga netizens, ito ang pagmasdan nyo at tingnan nyo ng paulit-ulit. Pati ang aso, kilala ang pumasok. Bakit ko nasabing kilala? Tingnan nyo yung aksyon ng aso doon sa video. Hindi man lang kumahol, kung hindi, kumawag pa ang buntot. Kung baga parang kumakaway-kaway pa yung aso.
isa o dalawang aso. Basta I'm sure there was one dog na kumawag pa ang buntot, hindi man lang kumahol. Ako ay sang-ayon sa nabasa kong statement ni Congressman Ace Barbers tungkol sa lahat ng violence sa ating bansa. Ang daming mga pangyayari na unsolved pa. Sa amin, hindi man siguro nasama doon sa listahan ni Ace Barbers dahil mga politiko lang yon. Ang pagpatay kay Rex Cornelio, ang pagpatay kay Avilex Amor, hanggang ngayon wala man lang isang suspect. Gamit pa noon, kotse, ang isang kotse noon na nakuha sa video, kotse ng provincial government ng Negros Oriental. Ngayon, nakapagtaka kung bakit ang ibang kaso napakatagal-tagal ang usad. Sabay ito, pagkabilis-bilis na kaagad may mga nahuli daw na mga suspect. Hindi ako nagdidepensa o nagsasabi na hindi ito yung mga suspect, pero sa akin lang parang sobrang gilgaling naman, sobrang bilis. Sabay pag ibang tao, sobrang tagal. Bakit ganon? At sa galing nung nakita ko sa video, hindi ako maniniwala na ganon-ganon lang kabilis mahuli yung ganong klaseng mga tao. Hayop sa galing. Parang pangsining. Hindi ako maniniwala na ordinaryong mga sibilyan yun sa nakita natin na galaw nila. Alam nyo, itong sinasabi ko ay hindi kwento ko lamang, kung hindi base lang sa video na nakita ko. Again, nananawagan ako sa aming ating mahal na presidente. Kailangan ko po ng proteksyon ng aking buhay. Kailangan namin ng kapayapaan sa aming probinsya. At kailangan namin ng tulong para masulba ang lahat ng krimen sa buong bansa. Again, yung mga gusto lang umepal at sumakay sa issue para sa inyong mga sariling hangarin, huwag nyo po ako o ang ibang tao gamitin bilang tools or bilang paraan para sa inyong pangsariling kapakanan. Ito po si Kuya Arnie, nakikiramay sa pamilya ng namatayan dahil masakit mamatayan ng kapamilya. Kailan lang binaril ang aking pinsan at hanggang ngayon unresolved pa ang issue. Sa totoo lang, yung pinsan ko na yon, pinsan din yon ng asawa ni Congressman Paolo Duterte. Pinsan yun ni January, pinsan ko rin. Hindi pa nare-resolve kung sino talaga ang totoong
suspect nun at ewan ko kung may gumalaw na ganito kagrabing galaw para mahuli ang suspect sa pagpatay ng aking pinsan. Namatayan rin po ako ng anak noong 2015. Masakit po. Kaya inuulit ko po ang mga ganitong pangyayari ng patayan ay hindi ko gusto at hindi kanais-nais. Alam niyo ba, gusto kong mabalik ang politika sa probinsya ng Negros Oriental na katulad dati sa panahon ng aking Lolo Lawrence, Senator Lolo Lawrence, at Governor at Congressman Herminio Teves. Sa mga panahon na iyon, ang mga katunggali namin sa politika, nakikita ko sa bahay namin tuwing Fiesta November 25 at tuwing birthday ng lolo ko April 25 at tuwing birthday ng lola ko na May 14. Lahat ng eleksyon nasa buwan ng Mayo. Pero kahit sa mga taon ng eleksyon, ang aming mga katunggali noon, ang pamilya nila Macias, pamilya nila Perdices, pamilya nila Arnaiz, magkatunggali man kami sa politika, pero sa lahat ng party sa aming bahay, sa bahay ng lolo ko, ang tinatawag namin na Big House, nakikita ko ang aming mga katunggali sa politika. Sana maibalik natin ang politika na ganun. Na politika, politika lang. Huwag na umabot sa bayolente na mga pamamaraan. Maraming salamat po.